Guys, number 5 po to. Dun sa kinokontent ko na ano na yung lalim ng pananalig ni Simon Peter sa ating Panginoon. Guys, napakagaling po ng pinakita ni Simon Peter sa ating Panginoon. Di po ba sa dulo po noon bago po dinakip ng mga kinauukulan ng ating Panginoong Hesus, di po ba 3 beses pang dininay ni Simon Peter ang ating Panginoon, tapos nagkatotoo po yung sinabi sa kanya ng Panginoon na titilaok yung manok sa 3rd pagdinay niya. Kasi nga po ang Panginoon po kasi tumatawag po yan ng mga lingkod niya, pero sa pagtawag niya po talagang nadating po yung pagsubok sa ating lahat. Habang sabi nga po, habang papalapit tayo ng papalapit sa makipot na daan, sa papunta sa kalooban at katuwiran ng Diyos, hindi po natatapos ang trials. Kasi doon po talaga natin ipapakita sa ating Creator na talagang mahal natin siya eh, kapag nagpatuloy tayong nananalig pa rin sa Kanya in the midst of trials, in the midst of troubles. Yung parang tipong give up ka na dapat pero hindi mo pa rin magawa kasi mahal natin ang ating Creator. So, nangyari po kay Simon Peter noong time na yun, guys. Di, kasama na po niya si Andrew, yung kapatid niya, tsaka yung ibang mga friends nila, yung mga tropa niya. Parang alam ko po, 6 po sila noon eh, 6 o 5. Na 2 bangka na po ang ginamit nila. Nagkasundo-sundo po sila na magtutulungan na lang sila. Kasi baka po kasi mapahamak din yung pamilya ni Peter eh. Siyempre, yung kapatid niya po, sinaway din po niya si Andrew. Kapatid niya po kasi Simon Peter. Si Andrew po kasi nakakabatang kapatid ni Simon Peter. Sabi po nung kapatid niya sa kuya niya, hindi talaga magandang gawin niya yun sa kanilang kabarangay na para lang bumango yung ano nila eh. Para lang bumango yung pangalan nila, kailangan nilang gumawa ng ganung strategy. Pangit po yun. So all the while po, hindi po nalalaman ni Simon Peter na siya po ginaguidance na ng Holy Spirit. Yung po pagkakaintindi ko sa takbo ng kwento eh, sa Holy Scripture, tsaka sa mga dokumentaring ginagawa ng mga gumagawa ng dokumentary about the miracle and faith of the apostles eh. Of Holy Jesus Christ eh, of our Creator eh. So ang pagkaintindi ko po doon, talagang halos lampas po yata ng isang araw silang namamangka, wala talaga silang nahuhuli eh. Sundan nyo pa po, naku guys, sundan nyo pa po, maganda po yung ending nito. Thank you po for watching, God bless us all po, and never lose your faith.